good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel na It's a Chop. So ngayon magpo-pollinate tayo ng last na BFT flower. Tuturo ko sa inyo kung paano kayo magpo-pollinate ng dalawang piraso na bulaklak. Tapos chine-check ko itong mga tinanim natin kahapon. Nag-propagate tayo ng Heliumphora. At ito yung Heliumphora na ano, nagkaroon ng pagde-decline ng health nila. Kaya pinropagate ko na. At ito yung isa sa pinaka, I think hindi pinaka-pangit siguro na siya, ano, na timing ko. Hindi kasi maganda na ano, na ipopropagate mo siya kapag nalalanta. Kasi malamang yan, matuluyan yan, mga yan. Pero let's just hope na may mga ibang division na mag-survive para hindi naman masayang itong ating propagation. So, yan. Sakto naman kagabi, umulan. So, maaaring bumaba yung TDS reading yan ng mga gagamitin natin tubig mamaya. So, siguro maganda. Magkuha na rin tayong sambol bago tayo magpatuloy. Kasi ito yung ating ipopollinate. So, paano kayo magpopollinate kung dadalawa lang yung available na bulaklak? So, ituro natin maya-maya ng konti. So, kuha muna tayong tubig. At tingnan nyo yung aking tubigan dito. Sira. Pari, tinanggal ko kasi nasira ko yung tubig. Gripo dun sa amin, sa loob ng bahay. Kinuha ko muna yung gripo dito temporarily habang nasa sorting facility pa yung aking order na bagong gripo. Ganyan muna. Pari, gusto ko nga. Kasi sobrang bilis ng pagkapula. Kasi yung tubig. So ito na yung pangalawang ulan ng kagabi umulan. Tapos yung una, diba, ang taas pa rin, halos hindi bumaba yung TDS reading. So ngayon tingnan natin kung may pagbabago ba yung TDS reading after ng pangalawang ulan. Pagbabago natin yung TDS meter natin. Saan na ba? TDS meter. Tensya na uli ah. Tulikit na lang ako pag malikot yung camera. Hindi tayo magaling sa cinematography o kung videography. Ayan. Ayan. Ating reading na ngayon from 140. Ayan. Naging 91 na lang. At yung kagandahan pagka outdoor ka, no, kaya nga lang, no, pagka nag-El Nino talagang wala tayong choice kundi magdilig ng high minerals. Pero itong 91 mataas pa rin to, pero at least mas mababa na siya nung mga kesa nung mga nakaraan. Titingnan natin kasi usually ito pag inulit bumabago eh. May luma na rin kasi itong TDS meter ko. So isa pa ha, from 91 naging 93. So ganun lang, nung nasa ganung reading, at least I think bumaba na ng medyo maganda-ganda. Meron ba tayong tubig dito? Ito na lang, yung tubig kagahapon. Ito siguro mababa rin yung reading ng tubig. Ay, ito pala. Ito yung tubig na talagang high minerals na kasi ito yung regular na pinandidilig ko na during mga nakaraan. So yan, nasa 138 yan to 140 ang pinandidilig na natin. Tapos ngayon umulan, bumaba. Ito naman kagabi, nagdilig ako dito ng reverse osmosis nung pinropagate ko to. Kasi nga, propagation tapos high minerals yung ating gagamitin. Ginawa ko dito, diniligan ko ng 140 ppm dahil ayun yung available natin tap water. Tapos sinugasan ko na lang ng konting tubig yung nasa inuman kagabi. Ito pala, kaya pala nawawala inuman ko. Naiwan ko dito. So kalahati na ito yung nilagay ko sa sprayer at pinandilig ko, pinambanlaw ko dito. So, ganun ang diskarte ko kapag wala ng tubig na low minerals. So ngayon, let's measure natin ang tubig. And dito. Ayan, kita niya. Mababaw lang to. Tapos, tingnan niyo yung reading niya kung gano'ng kataas. Hey, hindi na gold na. Ito nga. Oops. Wala pang kailangan ng linisan.
Okay. So, ayan na, 79 lang. Kasi bakit? Nagdilig tayo ng reverse osmosis kagabi. So, ganun kaganda kapag nagbabanlaw ka or nag... Tawag doon? Ano bang tawag doon sa... Basta naglilinis ka, yun na lang. Nagwawash ka. Nagbabanlaw nung mga plants mo after mo madalaga ng high minerals. Yan ang kabilis yung pagbaba. And imagine kung susundin nyo yung mga advice ko sa inyo, lalo na dun sa mga baguhan, na pagdating ng plants, diligan nyo ng wagas using distilled or rainwater or reverse osmosis water. Ano ang epekto noon? Ito, isang beses ko palang binanlawan. E paano na kung yung tulad ng pinapagawa ko sa inyo na diligan nyo ng wagas, talagang bababa yung minerals. Kaya ayan ang lagi kong ina-advise sa kanila. Ito pala, pagkakatatanim pa lang, any plants na katatanim pa lang, wag niyong pakikialaman na. Unless, no, may natumumba, na uproot, ayun, tanim niyo ulit. Pero kung natanim niyo na, wag niyong gagalawin na yan. Kasi once na ginalaw niyo yan, wala na yan. Hindi na yan tutuloy. No? So, wag niyong pakialaman. So, balik tayo dito. Pollinate tayo ng dalawang piraso na bulaklak ng DFT. Kapag ganito yung sitwasyon, anong gagawin nyo? Easy lang. Alam nyo na siguro dun sa iba nakapanood ng mga nakaraang video natin. Alam nyo na kung anong gagawin. Pero ganito lang. Kukuha lang kayo ng pollen. Kukuha lang kayo ng pollen from this plant. Makukuha kayo ng pollen dito. Tapos transfer nyo dito sa kabila. Diba? Easy lang. Tapos dito naman, kuha kayo ng pollen. Tapos ilagay nyo naman dito. Ayan na dyan. Tapos ganun ulit, no? Kuha ng pollen dito, lagay doon. Parang gawin nyo muna, kunin nyo muna. Kuha kayo ng mga 2 to 5 times. 3 to 5 times. Pollen tas transfer. Pollen transfer. After noon, kabila naman. So, ganun lang ang pagpo-pollinate ng VFT. At kung healthy yung VFT mo, kaya niyang sustain yung pagpo-produce ng seeds na magtutuloy yan. Pero kung hindi niya kaya at maliit masyado yung plant, no, tulad na limbawa ganito, pagpa-flowerin mo, hindi maliit ang chance na tumuloy yan. Tingnan nyo to. Ayan. Maliit siya. Tapos ayan, ilan lang tuloy yung nabuo. Tapos ito, mas maliit pa dyan eh. So, tingnan natin kung ano magiging mangyayari. Ito pala yung update dun sa mga una natin pinollinate. Ayan, may mga, I think may mga naging successful dyan at may mga failed rin. Pero ayan, hindi pa yung pwede i-harvest. Pag ready na i-harvest yan, mag-iitim yan, pati itong, pati ayan, yan o, yung seed pods niya, mag-iitim. So, hintayin nyo yun bago nyo i-harvest. So, yun lang muna, at marami pa tayong gagawin dito. Naggawa pa ako nung beehive, no? Dahil may tira pa tayong mga kahoy at may nag-request na i-video daw natin. Wala naman talaga akong planong i-video na kasi hindi naman ako magaling sa woodworks. No, so, hindi rin ako karpintero. First time ko maglagari ng marami-rami nung nakarang araw para sa paggawa ng beehive. So, hindi ko na binidyo yun. Pero siguro ngayon, videohan natin para alam nyo rin dun sa mga dito na nakapollow sa channel. Para hindi kayo, para ano ba, nakalumakas yung loob nyo, eto nga hindi marunong maglagari, nakawagawa ng beehive eh. Kayo pa kaya na, minsan eh, nakapag-try na kayong mag, please maglagari ng simpleng mga, kamit or kahoy-kahoy na pinagamit natin. So, baba tayo.